Magkakasamang nagkukwentuhan ang magbabarkadang sina Brian, JR at Justine. Habang nagkukwentuhan, naisipan pagtripan ni Brian si Justine. Oo, sige. Ano ba yan? Wala bro, basura lang. Wala akong paglagyan. Walang kaalam-alam si Justine na drug at drug paraphernalia ang nalagay sa bag niya. Naglalakad sila papasok sa eskwelahan at habang papasok, nakita ng guard ang drugs at sinama si Justine sa Office of Student Affairs. Habang kinakabahan, magkasama si Brian at JR sa labas ng OSA. Natulis na ako. Kanta na mangyari, sabi ko nasaan ako ha. Tsaka mo ituturo kung saan ako nagpunta. Ah, okay, sige. Hindi na nagkaroon ng mahabang proseso at investigasyon sa paaralan sapagat ayaw nito mapahiya ang kanilang paaralan. Agarang nakikout si Justine. Nagpatawag ang magulang at namumblema. Nagtungo si Justine sa bahay ni JR. Nagkwentuhan sila tungkol sa nangyari at nalaman ni Justine kung sino ang pasimuno sa paggawa ng di magandang biro. Kaya bakit din na naman sinabi sa akin na si Brian yung naglagay ng drugs sa bag ko? Ah, sabi niya kasi basura lang yung nilagay siya sa bag mo, kaya agad akong maniwala. Sana sinabi mo sa akin kahit tingin ko ay basura lang. Gulong-gulo ako ng araw na iyon. Di ko alam ang gagawin ko. Natatakot din ako sa posibleng mangyari sa akin. Alam mo naman na ako lang inasal sa pamilya ko. Di ko alam kung paano maayos to. Justin, sorry talaga. Iniisip ko lang din yung sitwasyon ko kapag nilaglag ko siya. Magtutungo ako sa ating paaralan para linawin ang lahat na ito ay isang double cross lang. Nagtungo si Justin sa kanilang paaralan ngunit hindi siya pinapasok. Pinagbawalan siya ng guard at pinaalis ito. Kailangan ko makipag-usap sa principal tungkol sa nangyari. Ngunit hindi siya nagtagumpay at pinalaya siya ng guard. Ang tunay na may kagagawan. Pasukin niyo ako. Muling nagtungo si Justine kina JR para makiusap na siya ang magsabi sa kanilang principal. JR, pakiusap. Kailangan kong mag-aral para sa pamilya ko. Tulungan mo ako. Alam mong wala akong kasalanan. Kim, pwedeng pag-isipan ko muna. Dumaan ng ilang araw at nabuo na ni JR ang kanyang desisyon para na rin sa kapakanan ni Brian at ni Justine. Nagtungo si JR sa OSA. Magandang araw po, Miss Santos. Maaari po ba akong magpaliwanag tungkol sa nangyari kay Justine at Brian? Sinabi ng principal. Oo, sige. Talagang napakawalang kahihiyan ang ginawa nila at kahihiyan ng paaralan sa nangyari. Nagpatuloy niya ang pag-uusap ni JR at ni Ms. Santos para linawin ang nangyari. Napagdesisyon na ng principal na bigyan ng pagkakataon ng dalawa. Subalit, may kakibat itong kasunduan. Lumipas ang mga araw. Naging maayos na muli ang samahan ng tatlo. Nagsumikap silang mag-aral at humarap sa hamon ng buhay ng may lakas ng loob. Tutunan ang tatlong magkakaibigan sa nangyari sa kanila. Nagsilbi itong aral at leksyon na dadalhin nila habang buhay.